Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ano? Ngayong araw na to ay iluluto naman natin ng eggplant rice. So, instead na French fries or yung tinatawag na potato fries, ito yung potato fries, ano? Ay gagawa tayo ng version ng eggplant rice. Para ito sa mga bata na hindi kumakain ng gulay, ano? Medyo dadayain natin sila. Or, the same as rice, hahatiin lang natin siya ng kwadra-kwadrado yung eggplant o yung talong. Kahit anong eggplant, oh, pwede malaki, pwede maliit. So, hati-hatiin nyo lang siya ng kwadra-kwadrado na parang rice. And then, ang kailangan natin dito ay cornstarch, iodized salt, at saka yung egg. So, pwede nyo lang nilagyan ng chicken broth mix o yung magic sarap para maging mas masarap siya. Optional lang siya or pwede gamitan nyo na lang ng iodized salt. So, ang ginawa natin kanina ay nag-ano tayo ng isang itlog at saka naglagay tayo ng cornstarch sa plate. Tapos, minix natin siya, yung dalawang flavor na yon. And then, ibinabad natin yung talong dito sa mixture. Ito, binabad natin dito. And then, after na ibabad natin dito ay ibabalik natin sa cornstarch para mag-iwahiwalay. Ano? Kasi pag hindi nyo nilagay sa cornstarch uli, magdidikit-dikit siya, no? Parang ano siya, yung mangyayari siya parang pritong ano lang. So, para mag-iwahiwalay siya. Yan. So, i-coat nyo lang uli siya ng tinatawag na ano. So, once na naprito natin siya, ay pwede nyo pa siyang budbudan ng asin para to make it like a rice. So, ngayon, ang gagawin natin ay magpapainit tayo ng aboy. Medium lang siya yung ano niya. So, lagyan natin siya ng mantika, cooking oil. Konti lang siguro dahil konti lang niluto natin. And then, antayin lang natin ito ng siguro mga less than 1 minute para uminit na siya. Okay. Tapos, ay pwede natin achieve itong eggplant rice. Sa mga bata kasi, normally, di ba yung mga batang maliliit, ayaw nila kumain ng gulay. No? So, ang gawin natin naman ay yung pero kumakain sila ng french fries, di ba? Sa mga fast food. So, ang gawin nyo, para maiba naman, ay yung eggplant, huwain nyo ng maliliit. So, kailangan nyo lang ng itlog, cornstarch, saka salt. Para din french fries din talaga siya, no? And then, once na coat na natin siya na ganyan, ay, hindi natin ako mainit na. Medyo sumusubo na siya, so medyo nasa mild na yung init niya. So, ganun lang. Ilagay natin doon sa syrup na ginawa natin. So, dito, nilagyan na natin ito ng asin, ano? Pero, konti lang. So, para pwede natin siyang budbudan mamaya. So, ayan, pwede nyo na siyang prituin sa isa. Ayun. Ayan, nalagyan na natin sa isa. So, medium lang yung light, ano natin, apoy. Nasa middle lang. Antayin nyo lang siyang maging brown na katulad nito, ano. At tapos, pagka naluto nyo na siya, ay pwede nyo siyang budbudan ng asin sa ibabaw. So, pwede nyo siyang ibigay sa mga bata. Okay? So, sa halip, kung minsan eh, siyempre yung french fries. Sa panahon ngayon, pupunta ka pa ng ano, diba? Pwede rin yung eggplant. Kung may tanim kayong eggplant, diba? So, ganun lang siya. So, yan lang po. Antayin lang natin siya maging golden brown. Katulad niya, nagbabrown na siya. Biling-bilingin niyo lang siya. Yan. Malutong din siya, parang french fry. Kasi ang cornstarch, kapapalutong yun eh. No? So, yun lang. Asin, itlog, cornstarch, asin. So, kung gusto nyo maging lalong tastier, pwede nyo lagyan ng chicken broth mix o yung ano tinatawag na. So, ayan. So, hintayin nyo lang siya maging golden brown. So, pag na-achieve nyo na yung golden brown, ay ito na itsura niya, no? Ay meron na kayong french fries. Tawa natin. So, pwede na sa umagaan. Bye-bye. Thank you for watching.